Oras, 6 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Narito na ang programang Boses ng Mamamayang Pilipino. Programang ilalahad ang mga ginagawa, mga nagawa, mga programa para sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang DILG, Department of the Interior and Local Government, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Facebook, YouTube at DZRH Website. DILG sa DZRH Break Time! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! Hello po sa inyong lahat. Kumusta kayo ngayong araw ng Miyerkules? Ngayon po ay October 9, 2024. At welcome po sa ating programang DILG sa DZRH Break Time. Ako po muna ang inyong makakasama, minus po la kay Mayor Deo Macalma. Ito po si Sister L. Elaine Apit. And of course, maliban po sa akin ay makakasama rin natin sa programa ang Direktor ng Public Affairs and Communication Service ng Department of Interior and Local Government, si Attorney Salvacion Bacay. Magandang hapon, Director Eva. Good afternoon po. Magandang hapon, Miss Elaine, ano? Magandang hapon, Pilipinas, at sa lahat ng nakikinig at nanonood on air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. Mm-hmm. Nako, Director, na mukhang busy-busy si Yusek Odia, no? Hindi natin siya kasama ngayon. At kahit ikaw po, medyo hindi po kayo nakarating dito. Nasaan kayo ngayon, Director? Nandito po sa opisina at may kailangan hinabol po kaninang gawain. Kaya po hindi na ako, baka hindi ko umaabutan dyan ang alas 4. Kaya ayun. Alam naman natin na transition ng pamunuan ano ng secretary ng DILG, kaya for sure busy po kayo, pero at least nasamahan niyo po ako ngayon sa ere, hindi ako nag-iisa. May hugot. At bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live naman ninyo mapapanood sa DZRH News Facebook page, sa DZRH News Television, sa amin pong YouTube channel, sa amin pong website dzrhnews.com.ph at sa inyo pong mga television via cable channels nationwide po yan. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suhestyon, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago sa ating mga bisita mamaya, may mga makakasama tayo, Director, ano? Pero ngayon po ay tumungo muna tayo sa mga latest happenings at aksyon sa DILG. Tama po, Ms. Elena, no? Opo. Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happening sa aming ahensya. At ito na nga po, formal nang isinali ni dating Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos kay bagong Secretary John Vic Remulla ang pamumuno sa Department of Interior and Local Government. Kaninang umaga po yan na ginanap sa DILG Napulcom Center dyan po sa Quezon City. Sa seremonya ay nakilala rin ng bagong kalihim ang ilan pang opisyal ng attached agencies ng DILG, mga hepe ng Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, gayon din ang mga undersecretary, assistant secretary at mga direktor ng kagawaran.
Ayon kay Secretary Remulla, adhikain niya bilang bagong kalihim ng DILG ang pagtibayin pa ang kakayahan ng lokal na pamahalaan at kapulisan para maging pantay ang karapatan at oportunidad ng lahat tungo sa mas mabuting kinabukasan. Buong pusong winelcome ng DILG ang bagong kalihim nito na si Juanito Victor John Vic Remulla matapos ang formal na panunumpa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Sa pahayag ng DILG, ang karanasan ni Secretary Remulla sa serbisyo publiko bilang dating gobernador ng Cavite ay mag-aambag sa mabuting lokal na pamamahala, kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nagpapasalamat din ang DILG kay dating kalihim Benher Abalos sa matino, mahusay at maaasahang pamamalakad sa DILG at paglilingkod sa bayan. Samantala, itinampok naman itong linggo ang First National Buhay Ingatan Drogay Ayawan o BIDA Painting, Handicraft Making at Songwriting Challenge para sa persons deprived of liberty. Sa pangunguna ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at ng DILG, bumida sa First National BIDA Competition ang talento at obra ng mga PDL. Nangako naman si BJMP Chief Director Ruel Rivera na ipagpapatuloy ang nasabing paligsahan upang patuloy na makatulong sa mga PDL at kanilang pamilya. Ang naturang programa ay bahagi rin o bahagi pa rin ng kampanya kontra illegal na droga at para sa reintegration at rehabilitation ng mga persons deprived of liberty. Unahan naman ng DILG at BFP ang groundbreaking ceremony ng Baseco Fire Station sa Maytondo, Manila. Kasama sina dating DILG Secretary Benher Abalos, Congressman Erwin Tieng, Mayor Maria Honey Lacuna at Vice Mayor Yul Serbo. Ang itatayong fire station ay mahalaga para sa mas mabilis na aksyon sa fire safety at emergency response sa Baseco area at mga karatig lugar. Hangad ng DILG at ng pamahalaan na magkaroon ng sariling mga fire trucks at fire stations ang lahat na lokal na pamahalaan sa buong bansa. At ilan lamang po yan sa mga balitang hatid ng DILG sa DZRH Break Time. At sa ating pagbabalik, Direktor, may mga makakasama po tayo upang talakayin naman ang mga natatanging programa ng ating mga lokal na pamahalaan. Makalipas lamang po yan ang ilang paalala. Pilipinas ang oras, 4:04 na po makalipas ang 4:00 ng hapon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, the Council of Good Local Governance takes the lead in recognizing LGU exemplars of meaningful local autonomy and development. The Council is chaired by the Department of the Interior and Local Government and is joined by partner executive agencies. Ably supported by our very own core of hardworking DILG regional and field counterparts and reliable implementation partners, we assess all provinces, all cities, and all municipalities in the country, year in, year out. A true testament to our unwavering dedication in this journey of tapat at mahusay na pamahalaang lokal. One nation, one vision. One seed, the seed of good local governance. Sa DZRH Break Time, mapakikinggan tuwing Miyerkules, 4:00 to 5:00 ng hapon, kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang Department of the Interior and Local Government, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, Facebook, YouTube at DZRH Web.
website DILG sa DZRH Great Time. At tayo po ay nagbabalik sa ating programang DILG sa DZRH Break Time. At minus lang kay Mayor Deo Macalma, ito pa rin po ang iyong nakakasama, Elaine Apit. At ngayon pong National Mental Health Week. Ako, Director Ma'am, ating alamin naman ang mga programa ng lokal na pamahalaan na tumutugon sa issue ng mental health sa ating bansa. Ito po ay napaka-importante. Attorney! Tama po yan, ano, Miss Elaine. Ngayong araw ay ibibida natin ang kabataang Pilipino, ha? Hindi lang siya lokal na pamahalaan kundi kabataan, at ang kanilang programa at adhikain sa pagpapalawak ng mental health awareness sa ating bansa, specifically sa kanilang komunidad. Ang programa na yan ay ang iistorya ng Sangguniang Kabataan ng Barangay 3 sa Bayan ng Talakag, Bukidnon. Kaya naman ating alamin ang iba pang detalye kaugnay ng kanilang programa. Ating makakasama sa hapong ito si Barangay 3 Sangguniang Kabataan Chairperson Mark Frasco. Magandang hapon po, SK Barangay 3 Chairperson Mark Frasco. Hello po. Magandang hapon po sa ating lahat, especially to DILG Director Attorney Salvacion at to Miss Elaine po at sa lahat po ng ating tagapanood at tagapakinig. Magandang hapon po sa ating lahat. Mm-hmm. And happy Mental Health Month po sa ating lahat. Mm-hmm. Welcome po sa aming istasyon. Go ahead, Sister L. Mm-hmm. Go ahead po. Ikaw na po ang magsimula ng ating panayam, Director Ma'am. Ayan, so tanungin naman natin kung paano ba ito? Ano po ba itong programa na ito? Ikwento nyo nga po sa amin, Sir Mark, ano? Ang e-istorya program. Mm-hmm. Ano po ba ito at paano po nyo ito naumpisahan? Yes po, ang ating pong programa sa mental health sa Sangguniang Kabataan po ng Barangay 3, ito po ay coined mula sa Cebuano term na i-istorya. Ang ibig sabihin po nito ay, kung sa Ingles ay to tell o sabihin. So basically po, ang ating mental health program na ito ay isang innovative mental health support helpline at chatline na nakadesenyo po para magbigay ng mga advices at magbigay ng ito po ay isang platform na kung saan pwede po na mag-message ang ating mga kapatid po na gustong humingi ng mga advices sa ating train po na mga mental health first aiders. At ito po ay nag-ooperate from 9 a.m. to 9 p.m. So it's a text-based communication po. And pwede po silang gumamit ng kanilang personal Facebook account o pwede rin pong gumawa sila ng ibang account provided that mutual respect is given to both parties po. Ultimately, e-istorya seeks to contribute to a culture of mental health awareness support, offering a lifeline of help po to those in need, one conversation at a time po. And base po sa aming mission, sa aming programa, tayo po ay makakapagbigay ng isang community na kung saan stigma-free at empowering po ang bawat individuals hinggil po sa mental health. At paano po ito nagsimula? It actually started po in me kasi I personally was able to experience po before na mga I've been into mental health challenges po noon, and then I was able to overcome those with also the help of the people around me, especially po ng aking pamilya. At sino ba naman po ako para ipagdamot sa mga kababayan natin, especially sa mga kabarangay po namin, na magbigay ng tulong sa kanila through this initiative, through this program of the Sangguniang Kabataan. Actually po, very
bata pa po ang aming programa, but we are very, very happy po na nakakatulong kami kahit papano po. Mm-hmm. Alam mo, Sir Mark, napakaganda nitong programa ninyo ito. Parang katulad dito nung programa din ng Department of Health, yung kanilang, mayroon din silang available na line kung saan pwedeng tawagan or may kung mayroong gustong makausap pagdating sa mental health or kung may gusto lang magkwento, ano, yung may gusto lang mapaglabasan ng kanyang sama ng loob o kung mayroon man siyang dinadala. Napakaganda dahil kayo po mismo ang nakaisip pala nito and based on your own experience. Nabanggit niyo po kanina, yes, na ang mga sumasagot po rito ay mga trained po sila. Ito po ba ay galing po mismo sa inyong hanay or galing po, tulong po sa ibang sektor o dyan po sa inyo pong lugar, sa barangay po ninyo? Yes po, Miss Elaine, I'm very proud po na sabihin sa ating tagapakinig na yung nagbibigay po ng mental health support is mula mismo po sa hanay ng aking sangguniang kabataan. I am very blessed po na my SK secretary is a psychology graduate at siya po ang aking head for operations para sa programang ito, and also my SK treasurer who also is a registered social worker. Kaya sinabi ko po sa kanila na you have been blessed to have that kind of that course or yun pong pinag-aralan nila. So why not gamitin natin yan dito ng libre para makatulong tayo sa ating mga kababayan at sa lahat po ng kabataan or kahit hindi po miyembro ng sangguniang kabataan na nais po na humingi ng advices. At nais ko lang pong klaruhin na ang atin pong programa, hindi po siya nagbibigay ng diagnosis. Purely po ang ibinibigay niya po ay isang support lamang po. Kasi yung iba baka sabihin nila na it's kind of like yung nagbibigay tayo ng diagnosis, pero hindi po kasi hindi tayo doktor, so limited lang po doon yung servisyo natin na nagbibigay tayo ng mga advices. At at sa ngayon po medyo maliit pa po yung team namin, kaya we are extending po paunti-unti para magkaroon din po kami ng dagdag na mga volunteers. Mm-hmm. Napakaganda. Director, ma'am. Ayun, di ba? Ma'am Elaine, narinig mo, may head of operations sila. Imagine that, very young ang kanilang program pero meron silang structure na. Yes. And again, pina-maximize nila yung mga natapos na kurso ng kanyang mga kapwa barangay SK officials. So, diyan sa mga naikwento po ninyo, Sir Mark, ano, may plano po ba ang sangguniang kabataan ng Barangay 3 upang mas mapalawak pa o mas marami pang suporta ang maibigay ng iistorya sa mga kabataan? Yes po, ma'am. Bago ko po sagutin pala yun, may dagdag lang po ako na kaunti. Isa rin po sa yung na-mention niyo po, yung directory namin, yung organizational po namin. Isa rin po sa aking, ay dalawa sa aking SK Kagawad ay mga registered criminologists po. Kaya sila po yung nagsisilbi na data privacy officer po namin para to secure also that all the datas are given privacy. At yun doon po sa tanong ninyo na yung balak po namin na ni-expand po yung aming programa. Actually po dito sa amin, sa aming lungsod sa Talakag, is paunti-unti na po namin na pinapalawak ang coverage po ng aming programa. Nagsimula po kami dito lamang po sa aming maliit na barangay at we are blessed kasi dito po sa amin, nandito po sa aming barangay yung Bukidnon State University po na extension campus. Kaya doon kami nagsimula muna. Nagkaroon kami ng school campaign para ma-promote po yung programa namin. At we are very blessed naman po na may epekto din po yung pagpunta namin sa school para for them to be aware na meron programa, merong plataforma na naghihintay sa kanila para marinig. Kasi yung iba kasi po, they believe na wala na po silang mapupuntahan, wala silang pwedeng mapagsabihan. Kaya nandito kami, we are offering ourselves for free na sabihin sa kanila na nandito kami. At meron din po kaming napag-usapan na po sa aming local government unit bilang meron po tayong kaibigan na isa po sa sangguniang bayan member sa ating local government unit. At napagsabihan ko na rin po ako ng amin pong congressman sa unang distrito ng Bukidnon na
kanilang i-replicate po yung ating programa at very happy po tayo doon kasi hindi po natin ipagdadamot itong programang ito, lalo't lalo na na marami at marami ang nangangailangan po ng ganitong uri ng programa. Alam mo Sir Mark, saktong-sakto ano, dahil lang susunod kong itatanong po sa inyo ano, mensahe po ninyo, nabanggit niyo nga po na ire-replicate ito pong inyong programa na talaga naman pong dapat lang ano, napakaganda po nito dahil hindi po biro ang usapin pagdating po sa mental health dahil medyo lumalaki po ang kaso, problema po ng ating lalo na po yung mga kabataan na nagkakaroon ng problema sa kanilang mental health. Ano po ang inyong mensahe sa sangguniang kabataan na katulad po ninyo para sila po ay mahikayat na gumawa ng mga programa? O sabi nyo nga po, hindi nyo naman ipinagdadamot, pwedeng-pwede nyo pong i-share, kopyahin itong programa po ng Barangay 3. Ano po ang inyong mensahe sa kanila, sa inyo pong mga kapwa naglilingkod na kabataan? Yes po, Miss Elaine, yung masasabi ko po sa lahat po ng mga sangguniang kabataan, lalong-lalo na po yung nanunood at nakikinig na yon, na hindi po hadlang yung pagkakaroon ng maliit na budget sa ating sangguniang kabataan, kasi alam naman po natin na hindi lahat magkakapareho yung budget. Kinakailangan lamang po natin ng isang malikot na utak, yung innovative na isip po na kung saan pwede natin na gamitin lahat or ma-maximize yung mga resources, lalong-lalo na po itong itong mental health na kinakailangan po talaga na pagtuunan ng pansin. Kasi ako, naniniwala po ako na meron tayong silent pandemic po ng mental health. At isa po ito sa kinakailangan natin na aksyon para masolusyonan. Kaya sa lahat po ng sangguniang kabataan, iniinganyo ko po kayo na magsimula. It's very difficult po sa pagsisimula lamang. But once nandun na kayo, pag nasimulan na yung unang step, magtutuloy-tuloy na yon, lalo't lalo na marami tayong pwedeng lapitan na mga ahensya ng gobyerno na pwede, pati na yung mga NGO na pwedeng tutulong sa atin. Dito sa aming barangay, nasimulan namin to at we are also proud na nakapag-gawa po tayo ng isang ordinance na Barangay Mental Health Ordinance para po ma-institutionalize ang ating programa. Kaya po sa lahat ng mga sangguniang kabataan, lalong-lalo na po sa mga SK chairman, gawin po natin ang ating lahat ng ating makakaya. Kasi sabi nga po nila na once nasimulan na, magtutuloy-tuloy na yon. Ayon. So, maliban naman po sa mensahe sa inyong mga kapwa SK officials, ano po, Sir Mark, ano naman ang mensahe sa mga kapwa kabataan, lalo na sa mga kabataan ng Barangay 3 ngayong Mental Health Week? Yes po, attorney, sa lahat po ng mga sangguniang kabataan po, sa lahat ng mga kabataan, lalong-lalo na sa aming barangay at sa aming lungsod at sa lahat na po ng nakakarinig at nakakanood nito, ang mensahe ko lang po is hindi po biro ang mental health. Hindi po natin dapat ito baliwalain. Kaya po sabay-sabay at sama-sama natin na i-remove ang stigma. Isa po yan sa mission ng aming programa na ma-remove ang stigma ng mental health. Na it's okay to not be okay. Meron pong makikinig sa inyo kung feeling po ng mga kabataan na nag-iisa sila, meron na makikinig sa kanila basta they are just open to reach out, they are open to share, at doon is atin po na mapipigilan ang mga masasamang epekto po ng pagkakaroon ng mga mental health challenges. At sana po sa lahat ng mga kabataan na maging isa po tayo sa mga mental health warriors po. Napakaganda ng sinabi mo, Sir Mark, ano? At sana nga tularan ng mga kabataan, lalo na ng mga nanonood at nakikinig sa atin. At yung mga ganitong programa, napakaganda, Director Ma'am, ano? At ganitong mga programa dapat, sabi nga ni Sir Mark, hindi hadlang ang pagkakaroon ng maliit na budget para magkaroon ng ganitong kagandang programa para sa ating mga kababayan. Hindi lang para sa kabataan, kundi lahat po ng, actually, bata, matanda ay tinatamaan ng
mental health. Kaya napaka-importante po nito. Director Ma'am. Ayun. So, ang inyong number po ba na matatawagan ng inyong mga kapwa-kabataan sa Barangay 3, Sir Mark? Yes po, ma'am. Yung number po natin is, pwede pong sabihin dito po. Sa inyong mga kapwa, pwede ba? Sa inyo yes po. Po, pwede number, po. May number kayo sa inyong, dun sa operations mo, yes diba? Po. Yung sa ating pong operations po is purely sa Facebook lang po. Facebook. As of now, okay. Hindi pa po tayo, pero binabalak po namin na, na gagawa po kami ng hotline. Pero as of now po, yung ating programa is through Facebook lang po muna siya. Okay. All right. So, despite that ano, despite na Facebook page po siya, Miss Elaine ay malaking tulong na ito sa kanilang kapwa kabataan. Congratulations, Sir Mark, at ipagpatuloy po ninyo ang maayos, mahusay na paglilingkod sa inyong kapwa. Yes po, maraming salamat po Attorney at Miss Elaine. Yun, maraming salamat Sir Mark. Nako, saludo po kami sa mga katulad ninyo, 'di ba? Direktor, napakaganda kasi yung ating sangguniang kabataan, sila yung parang ano eh, start sila eh kasi 'di ba, mayroong punong barangay, may mga kagawad, pero yung mga kabataan na katulad po nila dapat talaga nagiging ehemplo at napakagandang ehemplo ni Sir Mark at ng kanilang mga constituents diyan sa Barangay 3 dahil ang ganda ng kanilang programa, Direktor. At sa ating pagbabalik, Direktor, may meron tayong makakasama pa maya-maya at sasagutin naman ang katanungan ng ating mga kababayan sa DILG po yan. Yan po ay makalipas ang ilang paalala. Pilipinas, ang oras 4:38. The Department of the Interior and Local Government keeps up with the new trends in governance and public management by setting higher standards in performance management that target fulfillment of actual needs of the citizens. At the forefront of this mission is innovation, with the development of the Citizen Satisfaction Index System, or CSIS, a tool for drawing in applicable information for gauging citizen satisfaction in areas such as health, support to education, social welfare, governance and response, public works and infrastructure, environmental management, and economic and investment promotion services. The CSIS, crafting ideas with lasting solutions through the voice of the citizen, delivering quality projects and services with demand. Encouraging a bolder vision for the public service, local governance, and citizen satisfaction for the future of the nation. At balita, aksyon at serbisyo publiko mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Kung ikaw ay may sumbong at suhisyon, iparating yan sa DILG. Sa DZRH Break Time, mapakikinggan tuwing Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang Department of the Interior and Local Government, live sa DZRH Radio, DZRH TV, at DZRH Digital, Facebook, YouTube, at DZRH Website, DILG, sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang DILG sa DZRH Break Time. At dumako na tayo sa ating DILG Connect. At dito po ay ating bibigyang pansin ang mga katanungan ng ating mga kababayan sa Department of Interior and Local Government. At nasa linya pa rin natin si Director Eva. Director! Tama ka dyan, Sister L. Narito ang ilang katanungan ng ating mga kababayan na idinulog sa ating ahensya sa DILG na atin namang bibigyan ng kaukulang solusyon at aksyon.
atin pong makakasama sa hapong ito mula sa National Police Commission or NAPOLCOM Legal Affairs Service Staff, Chief Chito Noel D. Bustonera. Magandang hapon, sir. Ma'am, good afternoon po. Magandang hapon po sa nanonood at na nakikinig sa atin. Mm-hmm. Good afternoon po, ayon, Sir Noel, at welcome po sa ating programa. Director, ma'am. Good afternoon. Okay. Sir, ang una pong natanggap nating tanong ay po ba ang tamang proseso sa paghahain ng reklamo laban sa isang pulis? Saan ba dapat mag-file ng reklamo ating mga kababayan? Sir? Yes, ma'am. Okay, very briefly po, meron po tayong apat na paraan ng pagsasampa ng reklamo sa pulis. Pwede po siyang verbal, anonymous complaints, written sworn statements, and letter complaints. Ang common element po nitong mga complaints na to, dapat po meron siyang nasusulat tungkol sa detalye po ng respondents, kasi kailangan po nating malaman kung pulis pa talaga siya. Detalye din po ng complainant para alam po natin yung mga dokumentong hingin natin at yung pong narration of facts. Yung pong narration of facts, importante siya kasi tatlo po ang klase ng demanda na pwedeng isampa sa polis. Mm-hmm. Meron po tayong tinatawag na citizen's complaint, mm-hmm, breach of internal discipline, and summary dismissal cases. Mm-hmm. So magkakatalo po yun kung ano po yung allegations dun sa complaint, kung sino po ang hahawak ng kaso. So pagdating po halimbawa sa citizen's complaint, ang mga pwede pong humawak ng citizen's complaint ay yung ating city and municipal mayors, ang ating People's Law Enforcement Board. Pagdating naman po sa breach of internal discipline, so from the word itself, internal discipline, mm-hmm, dyan naman po papasok yung mga PNP commanders natin, Chief of Police, mm-hmm, Provincial Director, Regional Director, Chief PNP. Mm-hmm. Yung pong pinakamabigat, yung tinatawag natin na summary dismissal cases, ito po yung mga reklamo patungkol sa mga ginawa ng police na medyo mabigat po. Mm-hmm. So from the word itself, summary dismissal, makaari po niya itong ikatanggal, mm-hmm, ito po ay sinasampa sa NAPOLCOM, kay Chief PNP, at saka sa regional directors po ng ating PNP. Mm-hmm. Mayroon lang akong follow-up question, Sir Noel. Ano? Kasi saan po dito magpo-fall yung, alimbawa, may complaint sa police? Alimbawa, mayroong iba blatter. Pero hindi po pinapansin ng police yung kanila pong reklamo, complaint ng isa pong mamamayan. Saan po ito magpo-fall yung mga ganitong reklamo? Okay, so yung pong pag-enter sa blatter ng police, mm-hmm, by matter of procedure and protocol, wala naman po dapat itinatanggi doon, or mm-hmm, kumbaga hindi po dapat hindi nila ginagawa. So that is, depende po sa gravity, ano, pero papasok po siya sa neglect of duty. Mm-hmm. Pwede niyo po siyang i-reklamo either as a citizen's complaint or, ano po, tama po, citizen's complaint po siya papasok. Mm-hmm. So either pwede po kayong magreklamo sa ating People's Law Enforcement Boards, mm-hmm, or doon po sa immediate supervisor ng ating police na ayaw mag-enter sa police blotter ng isang bagay na dapat po niya ilagay. Oh, yun pala yun. Pero sir, ito naman po, ano po yung kailangang dokumento para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano, just in case sila po ay merong irereklamo? Mga dokumento po na dapat isumite sa isang individual kung sila po ay merong complaint. Yes, ma'am. Katulad po na nabanggit ko kanina, depende po sa nature of complaint. So mm-hmm, kung verbal complaint po, pwede po kayong pumunta sa istasyon. Mm-hmm. Inanarrate po ninyo yung inyong reklamo at obligado po yung tumatanggap ng reklamo to reduce into writing yung reklamo ninyo. Mm-hmm. So kung anonymous complaint naman po, halimbawa, natatakot kayo, may mga text line po ang mga disciplinary authorities, ang PNP, ang NAPOLCOM. Mm-hmm. Pwede po kayong mag-text. Ang requirement lang po doon, hindi naman po dapat sobrang anonymous. Mm-hmm. So kailangan po merong details na makukuha at meron mm-hmm po kaming pangahawakan patungkol doon sa investigasyon na gagawin. Yung pong isa, yung letter complaint, ito po yung kadalasang natatanggap namin from the Office of the President. Kung mm-hmm galing po sa Presidential Action Center, mm-hmm, susulat yung simpleng sulat lang po, ipapadala sa amin, nire-reklamo ko yung kapitbahay kong police kasi ganito, abusado, etc. Pagdating naman po sa ganon, kami po yung lalapit doon sa complainant para papatunayan or tulungan siya na establish yung reklamo niya. Yung isa rin pong very packaged na complaint, kumbaga, mm-hmm, is yung tinatawag namin na written sworn statement complaints. Mm-hmm. So ito po yung meron ng affidavit, evidensya na po na naka-attach. Mm-hmm. So ang gagawin na lang po nung tatanggap noon is to evaluate whether
may jurisdiction ba sila or wala. Ang requirement din lang po namin, since ang dami pong pwedeng puntahan pagdating sa pagreklamo laban sa police, mm-hmm. meron pong certification of non-forum shopping. Mm-hmm. So ibig sabihin lang po nun, sa dito lang ako sa ahensya na to or sa opisina to dumudulog, mm-hmm. at hindi po ako quote-unquote nagsa-shopping sa iba't ibang ahensya para humingi ng tulong laban sa reklamo ko sa police. Mm-hmm. Director Man. Yun. Opo. Okay. So sir, nabanggit nyo kanina no na may text line yung mga disciplining authorities, ano po? Saan po ba nila makikita itong mga numero na ito na pwedeng tawagan o kaya mag-text ng mga kababayan natin para kung may nais silang i-report na issue sa isang pulis ay madali ho nilang makita yung tamang channels po? Yes ma'am, to be honest po, ano, medyo nalingat lang po ako ngayon kung ano po yung text line, pero pag nasa EDSA po kayo at nasa karami kayo, naka-flash po doon sa malaki nilang screen yung ano. Pero pagdating po sa Napulcom po, i-check ko lang po saglit, ma'am. Pasensya na po. Go ahead po, sir. Take your time po. Para importante to kasi, Director Ma'am, ano, na malaman ng ating mga kababayan. Kasi kapag minsan medyo hindi naman natin masisisi yung iba, hindi nila, lost sila doon sa process, hindi na nila alam paano ako magsusumbong, hindi, wala akong idea. So yung iba, dederecho na agad kahit hindi alam yung process kung ano nga ba, hindi nila alam yung dadalhin nilang mga dokumento kung sila ay may formal complaint. So importante po ito na malaman ng ating mga kababayan at sila po ay ma-educate at ma-inform kung ano po yung tamang proseso para hindi naman po sila lulugo-lugo pagdating doon. Eh, anong ba gagawin ko? Medyo sablay-sablay, hindi nila alam yung gagawin. Sir, nakita nyo na po yung ating pong mga contact numbers? Pagpasensya nyo na po at medyo natatagalan lang po. Okay lang po. Director Ma'am. Basta't maliwanag. Mm-hmm. Opo, basta't maliwanag po yung sinasabi ni sir na may mga Facebook pages naman po ata ang kanya-kanyang regional PNP regional offices, PNP provincial offices para doon pwede namang magsumite ng kanilang mga reklamo. Mm-hmm. And then kung hindi pa kasya, pwede naman silang mag-contact center ng bayan. Mm-hmm. Diba? Tapos i-refer din lang naman kay Napulcom or dun sa appropriate na disciplining authority. Kung dito naman sa Kalakhang, Maynila, nako, nasa billboards daw, Sister L. Yes, nakakalalaki daw. Hulihin ko nga minsan kung ano yung number. Actually, ma'am, ano po, yung pong sa 8888, marami po kaming referrals na natatanggap from 8888 and then yung sa Presidential Action Center sa PACE. Kung letter lang po, ipapadala po yan sa amin. Mm-hmm. Yun nga po, kasi meron din naman po kami existing MOA with Ombudsman, Napulcom PNP. So, naghahatian po kami ng obligasyon pagdating po sa mga reklamo sa police based on our specific jurisdiction. At ako sir, samantalihan ko na rin Sir Chito, ano, samantalihan ko na, nandito na po kayo at kayo po ay nagsisilbing sumbungan ng ating mga kababayan, ano, ang, kumusta po, ano na po yung pinakamaraming bilang ng reklamo na natatanggap po ng Napulcom pagdating po sa complaint. Hindi ko naman po nila lahat pero may mga iilan din po kasi tayong mga pulis na medyo pasaway. So ano po yung majority po ng complaint na natatanggap po ng Napulcom pagdating po sa ating mga kapulisan? Well, hindi naman po sa majority na ito po yung profile ng pulis. Ano? Pero speaking lang po based doon sa records na nahawakan namin, marami pong, hindi naman marami pero kumbaga naging madalas po yung reklamo patungkol sa pagbibigay ng sustento. May mga asawa po ng pulis na hindi nabibigyan ng sustento, merong hindi pagkakaintindihan. Pero at their level naman po, pag nagkausap sila, nagkakaayos din naman po. So yun po, yun po yung ano namin ngayon, kumbaga yun yung profile ng cases, most of the cases that we've handled so far. Kapag ganito naman po sir, ano ang action po na ginagawa ng Napulcom? Ito po ay hindi naman malaking problema lalo na kung pwede naman pag-usapan ng mag-asawa. Yes po. So kung ganun naman po, kasabihan nga po, di po ba, let no man put us under what God has put together. So kung kaya naman pong pag-ayusin in the sense na hindi lang po talaga pagkakaunawaan, we strive to keep the family intact. Pero kung yung pong
Bawsi po siya, pumapasok siya sa Bawsi. Lumampas na po, bukod dun sa financial abuse, meron na pong aspeto halimbawa ng pananakit or pananakot. Ibang usapan na po yun. So, ini-evaluate na po yun kung kailangan pang matanggal na sa pagka-police, yung PNP member, kasi bukod po dun sa nasisira po yung imahe ng ating police, baka delikado na rin naman po doon sa asawa or doon sa anak kung sila ay manatiling magkasama pa. Director ma'am, may baka po may pahabol kayo. Ayun. Wala na po akong pahabol na tanong kay Sir Chito Noel. So, sa ngalan po ng pamunuan ng DILG, maraming salamat po, Chief Chito Noel Bustonera, sa iyong oras para ibahagi po sa atin at sa ating mga tagapakinig ang mga proseso at mga dokumentong kakailanganin para kung halimbawa ay magkaroon sila ng reklamo sa ating mga kapulisan ay alam nila kung saan sila dudulog at kung ano ang kanilang bibit-biting mga documents or ebidensya. Maraming salamat! Very welcome po. On the part of the NAPOLCOM, we're part of the DLG family. We welcome our new secretary and NAPOLCOM chairman this morning. We are always willing po to assist in any way we can para mapaabot po sa ating mga nanonood at saka tagapakinig yung pong tamang proseso pagdating naman po sa mga matters pertaining to the police. Thank you po and good afternoon po sa inyong dalawa. Ayun, maraming salamat. Ang liga, si Sir Chito Noel Bustonera, siya po ang National Police Commission o NAPOLCOM Legal Affairs Service, Staff Service dyan po sa NAPOLCOM. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras at paglilinaw at pagsagot sa ating mga katanungan. Director Ma'am, nako, ang DILG po ay may bago ng kalihim sa katauhan ni Secretary John Vic Remulla at we are excited na makasama natin siya dito sa programa soon. Director, baka kayo po ay may paalala sa ating mga kababayan. Ang paalala po natin ay patuloy pong mag-iingat dahil makulimlim ang panahon. Huwag po kayong magpagabi masyado at kayo po ay mag-ingat palagi sa ating paglalakbay sa araw-araw, papuntang trabaho at pauwi. At kami po dito sa DILG ay mananatili po ninyong partner in local development. Sa ngalan po ng ating bagong secretary, Secretary John Vic Remulla, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ako po si Iba Bakay. Ayun, Director, maraming salamat. At sana naman next week nandito na kayo sa studio. Mas masaya kapag nandito kayo sa studio. No? Yes po, ma'am. Namimiss namin kayo eh. Kasi iba yung feeling kapag kayong kausap mo ay personal eh. Eh ngayon, nandiyan ka sa Zoom. Yes, opo. Mas masaya kapag personal. Maraming salamat, Director Ma'am. Ma'am, Director Eva Bakay ng DILG. Thank you po. God bless po. Ingat po kayo, ha. At ilang minuto na lang po, alas 5 na, kaya naman magpapaalam na po tayo. Ba't ako nabubulol? maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok, nakinig, at sinamahan po tayo sa programa ngayong araw ng Miyerkules. Hanggang sa susunod na linggo po. Miyerkules. Sabaw. Hanggang sa susunod na Miyerkules po. Ayan. Minus lang kay Mayor Deo Macalma. Sila kay kasi iniiwan ako sa ere. Nakakaloka sila kay. Hindi, biro lang. Sila kay po ay meron lang urgent na pinuntahan at medyo naipit na po ang kanyang travel papunta sa stasyon. Kaya tayo po ang pansamantalang pumalit. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Muli, ito po si Elaine Apita, minus la kay Mayor Deo Macalma. Susunod na po ang programang Balansyado ni Henry Uri at Miss Karen Oyong. Pilipinas, ang oras, 4:58 na po ng magandang hapon. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang DILG. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, tumuto, makinig dito sa DILG sa DZRH Break Time.